morning, guys. Welcome back to my channel. So, pormang porma tayo ngayon, ah. Kahil kami ay pupunta ng bayan. Si sister magpapabakuna yan. At saka, bibili kami ng cake dahil birthday niya. Happy birthday! Happy birthday! So, 37 years old na yan. Edad lang yung tumaas, pero yung height, ganun pa din. Bata pa rin. See you guys! Ito na tayo guys, sa bayan. Medyo napadalan nga lang. Dahil wala kaming masakyan agad. Buti na lang may nagpapasakay sa amin. Ayan na po, bababa na kami. Inay ma. Ayan. Thank you. Ayan, hanapin muna natin si birthday girl. Nauna na siya kanina kasi magpapabakuna pa siya. Dito na kami sa market. Good morning. So Anna Farmers Association po, mga organic lettuce. Ayan po, sila po ay nagbibinta ng mga organic vegetables. Oh, saan mo lang mag-smile? Ang church namin, ang bell tower ng church namin guys. Ayan, ganda. Ayan na, bibili kami ng pizza. Thank you nga pala sa mga sponsors. Inday, dako. Thank you sa money. Ikaw dito rin. Kami ng pizza, pizza. Bibili na naman kami ng cake. Papunta na kami doon. Dito si Kuan Julius. Birthday girl, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ben. Happy birthday, 37 na edad. Bibingka. Merong pizza. Thank you sa mga nag-sponsor. Thank you, Inday Generous. Thank you. Buksan natin yan. Ayan. Sarap niyan. Happy birthday. Happy birthday. Why pansit? Wa naluto ang pansit. Ikaw lang kakain yan, Dong. Ha? Ubusin mo yan, ha? Ito yung mga shorting at tini-ini. Parang magkanta. Nam, 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 nam. Happy birthday! Happy birthday! Yes, ang lakas guys, ubos simot. Simot na simot. Hi guys, tapos na kaming mananghalian. So, ayun. Very simple birthday celebration lang po. Alam naman natin, pandemic. Tapos binigyan naman kami ng pera, pang cake at saka pang pizza. So, ayun. Yun na yung pinagsasaluhan namin. Ang importante ay good health lang. Kaming lahat, good health yung nag-birthday. So, ayun po. Dito na kami sa Kubo. Busog much. So, ayan nga po. Ayan na nga po, guys. Hindi masyadong maganda pakiramdam natin. Kasi, nabakunahan ako kahapon. Tapos, yung mga side effects ay nilalagnat ako. So, ang sama ng pakiramdam ko. Wala naman akong ibang dinaramdam. Ito lang parang hilo ako. Tapos, nilalagnat. Yun lang naman yung side effects na nararamdaman ko so far. So, sana lang wala na akong iba pang mararamdaman.
Okay naman, kaya. Pagod nga lang. Medyo konting pahinga, siguro konting pahinga lang to. Alam nyo guys, kasi yung impression ko sa vaccine nung una ay napakanega. Sobra. So, ang sama ng tingin ko sa COVID vaccine. Kung ano-ano yung mga sinasabi ko. Tapos kinain ko lang pala lahat yung mga sinasabi ko na ayokong magpapabakuna. Una siguro yung takot dahil sa mga naglalabasang mga fake news. So isa rin yun sa nagtitrigger kung bakit ako takot magpabakuna. Pero nung month of July po, bigla na lang sumipa na naman yung ano, yung kaso ng COVID dito sa Cebu. So, at may balita pa na nagkaroon na ng Delta variant. Yung bayan na malapit sa amin, may Delta variant daw na case. So, ayun po, parang biglang nagbago yung isip ko, parang nabuhusan ako ng malamig na tubig na no ba yan? Nakakatakot na. So, what if ano na mangyayari pag ako ay nagka-COVID? Paano ng mga anak ko? Yun yung nag-change sa isip ko na kailangan ko na talagang magpabakuna. I am lucky enough kasi nabigyan ako ng bakuna yesterday. Hindi pa sana ako pwedeng bakunahan kasi pina-prioritize nila yung mga senior citizens at saka yung mga may resitang gamot. Pero hindi ako umuwi kasi magdagbaka sakali nga na baka ano makakuha ako ng bakuna. At ayun na nga po, may extra kasing isa kasi parang may isang hindi na bakunahan dahil high blood yata yon. So, ginab ko na yung opportunity. Yung opportunity, ako na yung nag-volunteer na. O sige, ako na yung panlima. So, ayun po, nabakunahan ako ng isang dose lang. Hindi na ako, wala nang second dose to. Janssen. Oo, Janssen na bakuna, opo. So, ayun na nga po. Fully vaccinated na ako. At ito yung mga side effects ngayon. Nilalagnat ako ng parang nangangatog yung katawan ko, nanginginig. Parang palagi lang giniginaw, pagod, pero yun lang naman, wala na akong ibang dinaramdam aside doon. So, kaya naman, konting pahinga lang siguro to, itutulog ko lang to later, magiging okay din ako. So, yun po. Message ko sa mga hindi pa nagpapabakuna, hindi naman mawawala yung takot, pero isipin na lang natin yung mga worst case scenario. Ika nga, paano pag hindi ka nagpabakuna tapos nadapuan ka ni Delta? Paano na yung family mo, mga anak mo? Yung mga balibalita nga ngayon, yung mga hospital, wala na. Yung ibang mga pasyente, nasa labas na lang. Hindi makapasok, hindi makakuha ng mga room, hindi makakuha ng ward, ng bed sa ward dahil nga po nagkapunuan na po yung mga hospitals ngayon dahil sa COVID. So pang ilang wave na ba to? Parang third wave na ata. Sikan, iwan ko kung anong wave na to. Basta ang alam ko dumami ng dumami na. So kung meron mang opportunity na merong bakuna or nagbibigay ng bakuna, magpabakuna na rin kayo. Hindi naman to para sa sarili mo lang, kundi pati na sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa mga mahal mo sa buhay, diba? Huwag po kayong matakot kung hindi pa po kayo nabakunahan. Punta lang kayo sa LGU, RHU, mga vaccination centers. Meron naman dyan, pumila kayo, magpalista kayo para ma-schedule yung vaccination ninyo. Walang masama, wala naman hong masama pag itatry natin para din naman to sa ating lahat, diba? So, yun lang po. Mag-ingat kayo palagi. Huwag kayong maglalabas kung hindi naman kailangan. Magsuot palagi ng face mask.
baon kayo palagi ng alcohol. Ano pa ba? Inom kayo ng maraming tubig. Mag-vitamin C kayo. Kain kayo ng mga masustansyang pagkain. Yun. Para lumakas ang immune system nyo. Lumakas ang immune system natin. So, yun lang po. Yan lang po yung isi-share ko tungkol sa aking COVID vaccination. So, if you like this video, please like, share, and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating videos. Ingat kayong lahat!